Ayan, malapit ko nang matapos. Ito na lang ang tatahiin ko. So, ayan. Makikita ko ng outcome ng pinagpaguran ko. So, ayan. Ang ganda niya, oh. Project na ang gagawin ko. So, bubuksan natin at i-check kung kumpleto nga ba ang set ng materials kasi matagal ko na itong nabili, guys. So, eto ang sinulit niya. Composed of 20 colors. Ayan. Makikita. 20 colors. Ayan. Ang ganda ng combination ng mga kulay, guys. Ayan. Mas marami yung green. Ilang shade ng green yung nandito. So, hopefully, ay magiging magandang outcome kasi napaka-colorful. Ayan, oh. Napaka-colorful. So, bale, ito yung printed cloth. Ang size nito is 168 by 12. Ayan. So, nandito yung dalawang karayong, tatlo pala yung karayan niya. So, ito yung printed cloth kung saan dito na nakalagay yung, or nakaprint yung design, guys. So, dito sa baba, ito yung area ng mga isda. Ito naman, hanggang dito sa taas, yung lotus flower. So, umpisahan ko ito, dated December 7, 2023. Sana ay matapos ko in a month. I-try kong i-challenge ulit ang sarili ko, guys. So, ayan. Umpisahan na natin para makarami tayo. Makarami ako pala. At magiging viewers lang kayo, guys. Thank you. Oh, ito na, guys, ang aking first update kung ano ang natapos ko. Ayan, kita na yung butterfly na dalawa. Actually, kaya hindi pa makita or hindi pa visible yung natapos ko kasi per symbol ang ginawa ko. So, bali, ang natapos ko is ang number 1, number 2, number 7, number 8, number 10, number 11, at saka 19. So, hindi pa visible, guys. Pero, napakasarap lang sa pakiramdam na kahit pa konti-konti ay nagagawa ko. Ayan, o yung butterfly. Yung dalawang butterfly, isang color na lang yung itatahi ko dyan. Kaso lang, sinundan ko kasi yung unang step ko na per symbol. Kaya sa second update, siguro makikita na ninyo kung ano yung visible na natapos ko. Oh, eto na, guys, ang resulta ng aking pananahin ng
12 days. Ayan na ang natapos ko. Dalawang bulaklak at saka yung dalawang butterfly. Yung dahon. Saka iyan. Saka yung isda. Ito, hindi ko pa tapos yung ulo ng isda. So, ayan. Yung flower na umpisahan ko na. Saka iyan. Yung mga flower dito. Ayan. So, ayan ang natapos ko guys ng 12 days. Ang ganda ng result. Sana matapos ko ito ng within 1 month. Kasi marami-rami pa ito guys. Ayan o. Hindi ko pa naumpisahan ito. Tsaka itong malapad na dahon. Tsaka dito sa baba. Pero nagagalak na ako sa resulta. Ang ganda ng combination niya. Ayan. So, hopefully, makuha ko yung target date ko na matapos ito. Ayan. So, update ko ulit kayo later, guys. So, ito na yung update, guys, sa tinatahi ko. Ayan. Almost done na siya. 1/4 na lang yung natitira. So, ayan. Hindi ko pa natapos. Yung yellow at saka yung green at light blue. So malapit-lapit na ito guys. After 23 days na pananahi ko. Ayan ang resulta. So diba ang ganda niya. Tapos ko na yung isda at saka yung upper part. Ayan, totally finished na yan. At saka yung bulaklak na yan, medyo patapos na. At saka yung dahon. Ito, tapos na rin. At saka ayan, ang tinatahi ko sa ngayon. Ang isda dito sa baba. So, almost done na. Baka isang linggo na lang ito guys, matatapos na. Bali, na-meet up ko yung target date ko na matapos ito. So, papakita ko sa inyo ang result after 1 week. O, ito na ang pang 26 days na pananahi ko guys. O, ayan na lang. Ayan na lang ang hindi ko natahi. Sisikapin kong matapos today ang part na yan. So, ayan. Simpleng design. At maliit lang yung size niya. Pero maganda. Ipapakita ko sa inyo guys after sewing at kapag malabhan ko na. O, ayan. Ayan o. Oh. Yung mga isda nasa baba. 9 na piraso na isda. Tapos 5 bulaklak. Ay 6 pala. Tsaka 2 butterfly. Ay 5 pala yung isda. Ang gulo ko. Finally, natapos ko na ang aking isang obra maestra ng cross stitch. So, ayan guys. Oh. Ang ganda niya. Simple lang ang design at saka maliit ang size. Pero pag nalabhan ito at matanggal yung mark, ay magiging mas maganda yung outcome. Mapapakita ko ulit sa inyo pag natapos ko ng labhan at maplantya para matanggal yung wrinkles. At saka matanggal yung dumi na rin na naipon habang tinatahi ko. Ito na guys, ang final product after washing it. O, diba? Kahit simpleng design lang. At least, may natapos na naman ako.
pang display sa munting bahay ko. Ayan. Ito ay na isda, limang bulaklak at saka dalawang butterfly. Ayan. Oh, napaka-proud. Proud din ako sa sarili ko kasi may natatapos ako, guys. Kahit sa konting oras lang na aking pananahe. Ayan. Ito naman, guys, ay matagal ko na itong naumpisahan. Actually, ay 3D ito. Kung nakikita ninyo, may print na yan. Saka yung mga bulaklak na lang na iyan ang tatahiin. Yung butterfly ay printed yan. So, pinaka-iingat-ingatan ko ito na hindi madumihan. Actually, order ito noon. Pero, nung nalaman ng nag-order ang price, ang selling price, ito ang natapos ko. Magulo ang video. Nung nalaman niya ang selling price, ay kinansel niya, guys. So, ngayon, kasi medyo may kahirapan, ewan ko ba, makipot yung mga butas. Kaya pinagtsatsagaan kong tapusin. Kasi $80 din ang pinambili ko sa pattern na ito. So, ayan. Ito na, itong area na to ang natapos ko, guys. Actually, yung iba hindi ko pa tapos. Ito, hindi ko pa tapos. Ayan ang tapos ko. At saka ito, sa baba. Ayan. May kahirapan siyang tahiin kasi maliliit yung butas. Pero pagtiyagaan ko, guys. Ito ay 3D style ng cross stitch. Hindi pwedeng labhan para hindi matanggal ang mga iyan. So, hindi ko na ito ma-i-vlog gawa ng hindi ko na umpisahan na i-vlog nung inumpisahan ko, guys. So, ipapakita ko na lang sa inyo parang bonus clip sa video na ito.